Hi, hello, it's me again, Christoph TV Channel. Magandang mga kabulan sa mga bago po sa ating channel. Ako po pala si Christoph TV Channel, isang OFW dito sa Bansang South Korea. So guys, dumaan lang tayo sa isa nating kaibigan. So, napag-isipan ko na mag-share na naman sa inyo. Itong video to patungkol ito sa mga kung ano ba ang kailangan o ano ba yung mga kwalifikasyon, ano ba yung mga requirements, ano ba yung katangian ng isang EPS worker na hinahanap o upang makapagtrabaho sa bansang South Korea. By the way guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, huwag mo sanang kalimutan hit yung like, sa prayer yung subscribe, at pakihit na rin yung notification bell, yung bell sa gilid para ma-notify kita sa mga bagong videos na gagawin natin sa ating new upload videos po tayo. Libre lang po yan, wala pong bayad. At the same time, nakakatulong po kayo sa akin para lumayan tayo. At makatulong din tayo sa mga aspiring OFW na nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi man dito sa South Korea. This video, tatalakayin natin, pag-uusapan natin ang mga kailangan o requirements, kagaya na sabi ko, o kwalifikasyon upang makapagtrabaho o makapag-apply ka bilang isang EPS factory worker. Meron pong age limit dito sa Korea kung gusto yung makapagtrabaho po rito. 18 hanggang 39 years old po ang pwedeng makapagtrabaho bilang factory worker dito sa South Korea. Inuulit ko po, 18 hanggang 39 years old. Noted po, alimbawa kung nagpunta ka rito mga nasa ano ka na, 37 o 38, tapos dito ka magpo 41 o 42, pwede po yun. Pero kung mag-a-apply ka sa Korea, 40 ka na, hindi na po pwede. Tayong criminal records o yung deportation record, at ipasa po natin yung EPS topic exam. Yun po, ulitin ko, kailangan wala po tayong mga criminal record o kaya wala tayong record sa ibang bansa, lalo na sa Korea, na meron tayong deportation. At syempre, bago ka makapunta ng Korea, kailangan mong ipasa yung exam. Kailangan po natin mag-register sa POEA. Tama, kailangan po natin mag-register sa POEA. Nung kami, nag-registered po kami doon dahil hindi pa ganong nung panahon namin, nag-register po kami manual, so nagpunta kami sa venue, doon kami nag-fill up, nag-sign. Pero ngayon, pwede na po sa online. Tama, meron pong online registration. Pero, pakatandaan po ninyo, kailangan at least mahaba pa ang validity ng passport ninyo kapag nag-register po kayo sa POEA. Kasi po, ibibigay natin yung copy ng passport natin kapag nag-register tayo sa POEA. Either online man yan o mag-direct man po tayo sa mismong main branch ng POEA. Pagkatapos na yung makapag-register sa POEA, maghintay na lang po tayo ng announcement kung kailan yung exam para sa PBT, yung papers-based test o computers-based test man yan. Kailangan natin maghintay kasi ini-schedule yan eh. Hindi naman komo nag-schooling ka pagkatapos nag-registered kayo, okay na. Hindi. Kailangan natin maghintay ng announcement galing sa HRD Korea kung kailan ilo-launch yung date ng pagte-take ng exam. Pagkatapos, kapag nakapag-register na kayo sa POEA, kailangan nyo mag-check ng time to time sa POEA sa website nila kasi lagi yan nag-update minuto-minuto, oras-oras. So, kailangan nyo maging alerto kasi doon yung una-una makikita yung mga bagong news o announcement na galing sa HRD. Pagkakalam ko, hindi mo naman kailangan ng may experience ka about sa factory o ganun-ganun. Kasi sa atin, di ba, bibihira lang makapagtrabaho sa mga factory sa Pilipinas. More on, iba-iba yung pinagtrabahoan natin na pinasukan. So, hindi po ano yun, hindi po problema o hindi po need ng Korea na may background ka o experience ka pagdating sa pagtatrabaho sa... Pero siyempre, good points na rin yun. Kung mayroon kang experience o may background ka na, mas madali para sa iyo yun. Wala pong height limit dito sa Korea. Huwag naman yung sobrang taas naman, parang pang basketball player na yung mga 7-footer. Pero alam ko wala naman ganun eh. At hindi rin naman sobrang lihit na mga nasa araw na 4 inches ka lang, 5 inches. Siguro wala din naman ganun. Kasi dito, minsan makakatsyempo ka ng factory, nagbubuhat ka o kailangan talaga nila ng katamtaman tangkad, hindi matangkad masyado at hindi rin naman maliit. Pero ang basic kasi nila rito, nag-start, lalo na ngayon, nagtaas 2022. Ang pagkakalam ko, ang basic nila rito, more on, nasa 80 plus na. Wala pang overtime yun, as in basic lang yun. 8 hours lang yun in a day.
So kung sasamahan mo ng overtime, possible na makuha mo higit pa sa 120,000 pesos. Basta magsipag ka lang. Kasi depende yan sa factory, may mahina, mayroong malakas, may pang umaga, may pang gabi. Siyempre yung pang gabi, tinatawag natin night differential. So, ibang bayad yun. Number 6, pwede ba ang LGBT sa South Korea? Yung lesbian, gay, bisexual, tsaka transgender. So palagay ko, sa tingin ko naman pwede naman yan, kasi may mga nakikita ko rito na ano. Pero transgender, wala po akong balita kung meron po nagtatrabaho dito bilang EPS. Pero yung mga gay o kaya yung bisexual, meron po rito. May nakikita ko sa mga ibang lahi at saka sa mga kalahi din natin na Pilipino. Pwede po yun. Pwede ba yung may mga tattoo? Kasi iba sa atin may mga tattoo, di ba? Di ba ang daming tattoo sa katawan, kulang na lang lagyan lahat ng katawan nila, di ba? Siguro pwede, pero hindi yun naman yung masyadong expose yung parang nakikita talaga. Kasi pag nagtrabaho ko sa South Korea, balot na balot ka, lalo na pag winter tulad ko ganito. As in makikita mo kamay tsaka mukha lang eh, kasi sobrang lamig. Siguro pwede naman, kasi wala pa akong nabalitaan na na-reject ng Korea yung isang EPS worker dahil sa kanyang tattoo eh. So palagay ko possible mga kabulong. So in my own opinion, as in hindi naman siya talaga ganun ka-necessary, hindi naman talaga ganun kailangan, kasi gagamitin mo lang yung nalalaman mo sa schooling pag mag-exam ka. Pero yun, kagaya na sabi ko, hindi po siya need talaga na i-push mo yung sarili mo para mag-tick ka ng schooling kung hindi mo naman afford, kasi medyo may kamahalan yung schooling sa atin ata. Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, 8,000 pataas yata eh, if I'm not mistaken. Kasi gagamitin mo yung nalalaman mo sa schooling sa pag-exam at pag-take talaga ng exam. Medyo nabubulol ako, sana maintindihan nyo. Kasi yung iba sinasabi nila, pag nag-schooling ka, pag nakapasa ka, madali kang mapapalis nila. May mga access sila para ma-endorse kanila para makaalis ka ng mabilis. Wala pong ganun. Basta dadaan po lahat sa POEA. Kaya kung may pera ka, affordable mo mag-schooling, then go. Much better para sa'yo yun, makakatulong. Ngayon kung wala, marami namang ngayon online na nagtuturo ng tutorial ng Korean language. Marami rin ng mga nag-aaral ng Korean, alos lahat self-study. Marami rin naman ang pumapasa. So yun, pero much better pa rin na makapag-aral ka, kasi mismo Koreano ang magtuturo sa'yo. Magagamit mo rin yun pagpunta mo dito, fluent ka o mas nakakaalam ka o nakakaintindi ka ng Korean. So depende po yan mga kabulol, kasi ang Korea kasi may mga quota sila. So kapag nagpa-take sila ng exam, so hindi umabot o hindi nila na-search o na-reach yung ano nila, I mean quota nila, so automatically yun after mga 6 months or 5 months magpapa-take na naman ulit sila ng exam. Kasi nung kami, actually 2012 pa yun eh, nung kami kasi dalawang beses, nag-exam kami ng March, tsaka nagpa-exam din ng Korea, if I'm not mistaken again, November or July. So ganun yun, basta hindi nila ma-reach yung quota nila, automatic yun magkakaroon ng second take na exam. Actually, more on 80% talaga kailangan nila ng mga lalaki. Kasi dito sa Korea, pag narinig mo yung factory, buhatan kasi yan eh, mabigat. Kaya more on talaga hinahanap ng mga Koreanong employer, lalaki talaga. So bibihira lang, swertihan lang na may mga babae na nakakapunta rito. Kasi alos karamihan, more on kagaya nga sabi ko, 80% puro lalaki ang nandito sa South Korea. So kagaya na sabi ko, kailangan mo maghintay. Alimbawa, so nakapasa ka na sa exam, and then nagpa-medical ka na. Kasi automatic yun eh. Pag nakapasa ka sa exam, mga i-announce ng POEA na kailangan mong magpa-medical. So pag nag-medical ka na, ako kasi naghintay ako siguro 6 months bago ako nag-process ng mga requirements ko. 6 months, tama. 6 months ang hinihintay ko. Hindi ko lang alam kung ngayon. Ganun ka tagal ang hinihintay ko bago ako magkaroon ng employer. Depende sa amo kasi yan eh. Random kasi ang pagpili nila. Hindi naman ko mo sasabihin nila, irereto ka nila, ganun-ganito si ano, kunin mo. Hindi po yun. Basta random. Kung sino yung ma-select ng amo doon, biglaan, bubunot yung papel mo, and then ibibigay sa employer mo. Ang pipili kasi niyan yung HRD Korea.
dito yung labor nila. Tapos bibigay nila, ipo-forward nila, ita-turnover nila sa amo mo dito sa employer mo. Tapos a-approve niya and then ipapasa niya sa POA sa Pilipinas. So ganun po yun. So ako, 6 months po ang hinintay ko. Again, inuulit ko, random po ang pagpili. Wala pong favoritism kahit higher or perfect score ka pa sa exam. So ang binyo ko noon kasi sa Manila. Bale, nag-schooling ako sa Lubao, Pampanga. Sabi nila noon sa akin, actually, sa ano daw ako, Manila, sa Mapua. Sa San Beda. Nagpunta pa ako ng San Beda. Buti na lang, nung pinagtanong ko yung Koreano, sabi niya, hindi ka dito, sa Bulacan ka. So kami noon, sa Bulacan. Pero, ang Bisayas, pagkakalam ko, meron sila sa Cebu. Ang Mindanao naman, which is nasa Davao, ang venue ng pag-exam nila. Sa Luzon kasi, napakarami. Depende yun sa kung saan ka malapit. Oo. Inuulit ko, sa Bisaya, sa Cebu po yan. Ang Mindanao naman sa Davao. Diyan po yung mga test venue nila. So, sa ngayon, hindi ko na ganong nalalaman yung totally o exact amount kung magkano talaga ang kailangan natin. Pero kasi, nung kami kasi, mura lang naman kasi yung kailangan namin nung nag-schooling ako. Siyempre, nagbayad ako ng 8K noon, pero installment ko siyang binayaran. Pagkatapos nun, siyempre, yung mga pamasahe mo, pag-asikaso mo ng mga maliliit na requirements, yun lang kailangan mong paghandaan. Actually talagang pinakamabigat lang dyan yung pagbili mo na ng ticket at saka yung medical lang. Alam ko yung medical nung kami nasa around 2,000 lang o 1,500 lang. Libre na yung ano namin, lunch meal sa God's Way. Shoutout sa mga God's Way na nagpa-medical dyan na kagaya ko kay Sir Man. Shoutout sa'yo Sir Man. Sa God's Way po kami nagpa-medical, 1,500 lang. And then magbayad ka lang ng plane ticket mo pag may flight detail ka na. So siguro di aabot ng around mga total ah, pag nagpa-process ka na ng requirements mo, mga nasa siguro 25 pataas or 30K pababa. Hindi po ako ganun ka-sure ah. Sa mga nakakalam, mag-comment down below po kayo para makapagbigay, makatulong tayo sa mga nanonood sa mga video natin. Kabunol, kaibigan, kapatid, kapag nag-take po kayo ng exam, kung pwede lang po, wag po natin doktorin. Naintindihan niyo po yung ibig sabihin, huwag po tayo magbayad, huwag natin dayahin. Dahil alam niyo bakit, kung may problema po kayo sa bato, may inspection kayo sa, infection kayo sa ihi o sa dugo, may problema kayo sa kalusugan niyo, huwag na po kayong tumuloy dito sa South Korea. Kasi alam niyo bakit, pagdating niyo po kasi rito, imemedical po kayo agad. Pagdating niyo dito, hindi po kayo papapakainin. Kasi siya, dumaan yung truck. Hindi po kayo papapakainin, ipapasting po yung gagawin nila sa inyo, ipapagpasting po nila kayo. Pagkatapos, imemedical ulit. Hindi pa kayo nakakapag-start o hindi pa kayo nakukuha ng employer nyo. Pag nakita nila na nagkaroon kayo ng problema, baka may tendensyong ma-hold at worse, mapauwi po kayo ng Pilipinas. So, sayang lang po yung mga pinaghirapan po ninyo. Kaya, I highly advise na huwag natin dayahin yung ating medical. Huwag po tayong mandaya. Sabihin natin talaga o i-cure na muna natin yung kung ano man yung nararamdaman natin bago tayo tumuloy sa Korea. Dahil maraming kababayan natin dito na nangyari ganun. Pagdating dito, lumala ang kanilang nararamdaman. Ganun din, umuwi. So, sayang yung pagod, sayang yung effort, syempre, sayang yung oras at pera. So, lastly mga kabulol, ako muli si Christoph TV Channel. So, sa mga aspiring EPS worker dyan na gusto magpunta rito, study hard. And then, stay positive lang at makakasa rin kayo, makakapunta rin kayo. Huwag kalimutan manalangin kasi kahit anong gawin mong effort dyan, kahit anong gawin mong aral, kahit magbayad ka kung anong gawin mo, kung hindi will sa'yo ni God, wala ka rin magagawa, sabi nga nila, di ba? If it's meant to be, it will be. So English po yan mga kabulol. So yan mga kabulol, medyo dumidilim na, padilim na dito sa lugar ko, at saka palamig na rin. So hanggang dito na lang yung video natin, sana sa mga nakakapanood ng video ko, kung nakakatulong po sa inyo, huwag sana po ninyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I-like nyo rin po at mas maganda i-share nyo para na rin magkaroon ng idea yung mga nating iba nating kababayan na gusto makapagtrabaho rin dito sa South Korea. Sabi nga nila, sharing is caring. Libre lang po yan. Nakatulong ka na, may points ka pa kay Papa God. Hindi ho ba? So, belated, Happy New Year din po sa inyo lahat. Alam ko, anong pensya na ngayon? January 9 na, medyo late na. So yun lang mga kabulol, magkita kita yung umuli sa susunod kong gagawin video. Lagi ko sinasabi sa inyo, keep safe, prevention better than cure. Mahirap na lumulobo ng case natin sa Pilipinas at dito sa South Korea. Shoutout sa lahat ng kabulol dyan, special shoutout to all OFW all over the world. Again,
I'm Christop TV Channel, OFW here in South Korea. This is my episode ng Buhay World Cup. So magkita-kita po tayo muli sa gagawin kong video. Anyo, sir. Guys, pahabol din pala. Shoutout pala kaya Sir Jeff Palaox. Sir, special shoutout po sa inyo. Ito po yung tanong niya. Magandang idea yan, Idol. Sana po makapag-vote din ako dyan sa South Korea. Self-study muna habang wala pang exam. Pa-shoutout po next video. God bless you, Idol. So, special shoutout sa inyo, Sir Jeff Palaox. So, keep safe po, Idol. Binabi na tayo, mga kabulol.